madilim at nakakatakot na lugar. Totoo nga bang nagiging imbaka ng mga hindi matahimik na kaluluwa ang isang ospital? 18 ng Hunyo, taong 2022, eksklusibo naming siniyasat ang isang abandonadong ospital na di umano ay may mga hindi ordinaryong pagpaparamdam na nagaganap. Ang video mapapanood nyo ngayon ay kuha namin sa isang abandonadong ospital na hindi na namin papangalanan. Ang lahat ng mga footages na inyong makikita ay pawang katotohanan at hindi namin inedit. Lahat ng kababalaghan na inyong mapapanood ngayon ay totoo. Bukod sa aming dalawa, may mapapakan. Wait, may mawak sa likod ko. Oh my gosh. Ngayon lang bago ka magsalita. May nagtag sa likod ko. Oh my gosh. Kanina pa yon dun sa operating. Baka may gumano nung t-shirt ko. Mga manonood, oh my gosh. Pakinggan niyong mabuti ang mga susunod na mangyayari. Pagkatapos sabihin ni Bea ang salitang, ngayon ko lang na-off, ay may narinig kami parang pag-angag sa aming harapan. Hindi ko siya na-off, ngayon ko lang na-off. Papatayin ko ulit yung light, mukhang mas gusto mo pag walang ilaw. Pwede ka ba magparamdam ngayon? At pagkatapos naming patayin ang ilaw, sinubukan kaagad naming makipag-usap sa mga espiritu na nakapalibot sa amin. Pagkatapos naming tanungin siya kung pwede ba silang lumapit, ay kaagad may lumapit sa aming likuran at huminga ng napakalalim. Para siyang buga ng hinga na may galit. Kumato ka sa pinto or maglakad ka papalapit? Narinig ko yun. Narinig ko yun. Dito ba na? Narinig ko yun. Dito yun! So, na-pick up din ng aso. Sure yung narinig dyan? Sure ako. Dito yun. Ang lakas nun. Galit yun. Ay ka lang. Relax mo yung sarili mo. Kalma ka lang. Bago mangyari ang mga kababalaghan na ito sa operating room, bumalik tayo ng mga ilang minuto kung saan kami ay nanggaling sa kwarto na katabi ng morgue. Doon ay wala kaming masyadong nakuhang ebidensya o pagpaparamdam. Kaya sinubukan naming hamunin yung multo doon na sumama sa amin sa operating room. Naman yung spirit na naandito, papaalam na kami sa'yo. Mukhang ayaw mo naman magparamdam sa amin or hindi mo kaya. Baka mahina pa yung spirit mo kaya hindi mo kaya magparamdam. Totoo ba? Mahina ka lang? Kasi sabi nila, pag malakas daw yung spirit, kaya magparamdam eh. So isa ka siguro dun sa mga may hihinang spirit. So lilipat kami ng location, dun kami sa taas, sa may operating room. Kung gusto mong sumunod, mas maganda. Baka dun may kasama ka, hindi ka natatakot sa amin. Bukod sa aming dalawa, wait, may mawak sa likod ko. Oh my gosh. Ngayon lang bago ka magsalita. May nagtag sa likod ko. Oh my gosh. Kanina pa yon dun sa operating. Baka may gumano nung t-shirt ko. Oh my gosh. Andito na tayo sa may operating. Pinababalik mo ba kami rito? Hindi ko siya na-off. Ngayon ko lang na-off. Papatayin ko ulit yung light. Mukhang mas gusto mo pag walang ilaw. Pwede ka ba magparamdam ngayon? Kumato ka sa pinto or maglakad ka papalapit? Narinig ko yun. Dito ba na?
So, na-pick up din ng aso. Sure yung narinig dyan? Sure ako, dito yun. Ang lakas nun. Galit yun. Ay, ka lang. Relax mo yung sarili mo. Kalma ka lang. Guys, sigurado na-pick up ng camera yun. Ang lakas nun. Gumanon siya. Yung ganun ba yung narinig mo? Oo. Dito talaga. Ang lakas. Tapos nagwala yung aso sa baba. Narinig niya. Naramdaman niya yung presence na yun. Galit na galit. Dito naman tayo sa isa sa mga kwarto sa loob ng operating room. Pagkatapos na pagkatapos magtanong ni Bea sa voice recorder ng okay lang ba na naandito kami? Kaagad na may sumagot ng pasigaw na help me. Tila boses ito ng isang babae na humihingi ng tulong sa hindi namin malaman kadahilanan. Mga giliw naming manonood, abangan ang buong kaganapan ng aming pag-iimbestiga dito sa abandonadong ospital sa aming pinakabagong episode ng Ghost Hunt.